over lang kami usad this is pandemic usad siya. Hello everybody, it's already 2:18 in the afternoon. I'm starting a little late today sa vlogs, but kanina I got a very short snippet of a video nung nasa nail salon kami. And yan, we did our nails, kami ng mom ko. And first time niyang magpagawa ng soft gel nails. So, anything related to nail extension, first time niya. So, I was the one who actually kind of convinced her to do it. Kasi maganda naman kasi talaga na magpa-nails extension. And very, para sa akin, sulit yung price. Kasi it will last you for a long time. So, yun, I also did my nails. And ganito yung design niya. Hindi ko lang kung nakikita niyo. Ayan. So, these are my nails. Para siyang tortoise shell. I was inspired by Zoella's nails. Although, iba yung design niya. Kasi, yung sa akin, white yung dito sa taas sa kanya, parang orange ata yun. So, I did white para at least naman parang ma-brighten up niya yung kamay ko. Kasi, syempre, si Zoella, maputi yung kamay niya. So, yun. So, I did white. And then, my mom did parang yung ombre. Very clean na look and very polished na look. And bagay sa kanya. I'm planning to do that style some other time. But, for sure, my next design will be something that is related to Christmas. Kasi papunta na tayo dun. Anyways, sayang hindi ako nakapag-vlog doon sa nail shop, nail salon. Siguro next time ipapakita ko sa inyo how my nail artist Pia does my nails. But anyways, yun, sumasakit yung ulo ko, guys. As in, parang nagkakaroon na ata ako ng migraine. I don't know kasi I'm in my period, TMI. So, paminsan kasi pag ganun, nagkaka-migraine ako. And also, nilalakaran lang kasi namin yung nail shop. Kasi malapit lang talaga dito sa bahay namin. Pero, sadly, soon, lilipat na sila. So, medyo malayo na sila sa amin. But, okay lang. Pupuntahan pa rin namin si Pia. But, I'm gonna leave pala her details down below in the description. If you're from Zamboanga and you're looking for an nail artist na magaling, I recommend Pia. So, yun. Nagka-migraine ako, sinilakaran lang namin. So, siguro, I think sa init din. But, I think I'm gonna drink na Biogesic para hindi siya lumala. Kasi, usually, napapansin ko, pag pinapabayaan ko lang, lumalala siya. Mas lalong sumasakit. But, yeah. I'm in the office right now. In the home office. Kasi, I just stayed at home today. I was planning to go to Solvay, pero yun nga, sumakit yung ulo ko, pero, so, I think I'm just gonna stay home. Nothing love. That's what I say when.
is, good morning. I am about to try itong Polash na mga lashes na kinuha ko yesterday or the other day. So I'm gonna try the Style Pro N04. I just got done doing my makeup, well, semi-done. And these are very natural looking lashes. So I'm gonna try them for the first time. So ito yung glue niya. I got this also from Polash. And I got the transparent one. Okay, so here's my lashes. Super nice, very natural looking, and looks like I have full extensions. Pero para sa akin, parang the band is too thick. It's too thick for me. Yung edges niya, nagpo-poke siya sa eyes. The style looks nice, but it feels uncomfortable. Nagpo-poke siya sa mata ko, so I think I'm gonna take it off. Nag-retouch ako ng mascara, guys, dahil ano, hindi siya comfortable sa mata, yung lashes. Pero I'm gonna give it a try again tomorrow or on Sunday kung magme-makeup ako. Tinanggal ko siya, nandito na siya. Masakit siya, yung edges niya, nagpo-poke siya sa mata. So it feels like pumabalik yung memory pain nung meron akong eyelash extensions. Sorry, Polash, but I'm gonna give you another chance. Siguro yung placement ng lashes sa lash line, yung hindi masyado, basta yung maganda yung pagkalagay para hindi mag-poke. Yung lip tint na ginagamit ko, guys, so far, lagi kong favorite yung glass tint ng ng Detail Cosmetics, itong shade na Beaten. Basta lang sobrang messy na niya. Nakakainis na siyang suotin, gamitin. Ayan. Yan, ang ganda kasi talaga niya. Parang it's the perfect red for a lip stain. For my skin tone. I really love it. Thank you.
cake din ni ano Taylor Swift. Hey everybody, good afternoon. I just got out from Mana. And yun, pumunta lang ako kanina dahil may mga inicing akong cakes. And also, I did some experiment for soul bake. I'm gonna show you guys later what I made kanina. Pero isa na lang yung naiwan. Kasi pinakain ko yung iba. Kasi anim lang yung ginawa ko. Sana lang yung inuwi ko dahil ano, para kay Diwi, para matikman niya. Kasi for sure, hindi naman to type ng lola ko kasi matigas siya. Ayaw niya ng matitigas. So, and wala rin parents ko dito kasi biyahe sila for the polo kanina morning. So, yeah. So, I'm gonna show you guys later what I did. Kasi sobrang sarap na sarap kami. Kasi sarap talaga siya, guys. So, I cannot wait to sell this sa Soul Bake. Anyways, yeah, I'm heading home. Doon na muna ako sa bahay dahil walang nagbabantay sa lola ko. And binilin siya sa akin ng mama ko. Also, I need to be the one who will watch over the needs of the house. Like, yung uulamin namin mamaya, ako yung magluluto, and all that jazz. Hello! Oh, grabe yung ano ko. Baby hair. But anyways, I'm home na guys. And ito na guys, yung sample ko na ginawa ko kanina. Mukha siyang waffle, but it's a croffle. It's a waffle that is made out of croissants. So, yung shape niya, para siyang croissant shape. Yung, oh my gosh, yung parang ganun. Parang almond shape. Sobrang bango niya! So, ayan. So, it's crusty on the outside, as you can hear. Tigas siya. I cannot wait for you guys to try this. I cannot wait for Diwi to try this when he gets home. Sobrang sarap niya, guys. As in, for me, I find it addicting. Addicting yung taste niya, at saka yung texture niya sa mouth. So, yeah. Iko-cost ko to, and then titingnan natin kung magkano natin pwedeng ibenta sa Soul Bake. And also, I'll see kung paano ko siya iserve. Kasi I see some people serve it with butter and jam and honey or maple syrup. Yung typical waffle style when you eat a waffle. Pero guys, on its own, masarap na talaga siya guys kainin. Nakaka-addict talaga siya. I'm waiting for a package to arrive. Nag-text yung Shopee Express kanina. Meron daw package na i-deliver today. Pero ano na yun, mga skincare ko. Bumili ako ng toner ko kasi paubos na yung ano. Tignan nyo guys, sobrang konti na lang. Kita ba? Iba kasi yung toner ko at night, iba din yung toner ko for the day. And then nag-order din ako ng ano, hyaluronic acid ng COSRX kasi sobrang konti na lang din. So, parating na siya today. Dumating na siya today. Di-deliver ng Shopee Express today. So, I texted him kung pwede 3 o'clock na lang ng hapon kasi wala pa ako sa bahay kanina. Nung nag-noted naman siya 2:29 na. Check ko muna kasi I'll prepare my cash for it. I always buy my skincare sa Shopee kasi way cheaper siya. Oh my gosh, kailangan ko na naman mag-withdraw. Grabe guys, ang pera ngayon kasi parang na siyang tubig. Madaling maubos. Parang kaka-withdraw ko lang, wala naman akong pera. Thank you.
Hey guys, I'm at Solvig. I'm trying to speak slowly kasi baka marinig nila ako. Sana hindi ako makapirate sa music kasi mga K-pop songs yung tinutugtog namin dito. But anyways, pumunta lang ako dito to take photos of our products or items or baked goods. And also the place for our social media, kasi wala na kami masyadong photos for social media. So we need to always be present sa social media. So yeah, marketing guys. Anyways, as you can see at my back, may tarpaulin dyan, but mawawala na yan very soon. Dahil, yeah, mag-extend kami, extension namin yan. So hopefully darating na yung glass door namin. So yeah. Hey guys, so I'm now home and I'm gonna have my lunch. It's 1:42 in the afternoon na. I'm just gonna watch YouTube while I eat. This is my plate. I have here egg roll again. Yesterday was egg roll for lunch, just egg roll, and now I have like a mini Hungarian sausage. Ko lang ako nakikita niyo yan. And then I have like the Korean radish, and I have Korean peanuts, fish cake, and then kimchi. So everything Korean. I'm obsessed with the royal family at the moment. This is way better than yesterday. Parang kulang kasi ng asin yung kahapon. But anyways, I think I'm gonna watch Zoe Song. Loves tiny toys. Tiny little. I think because she's a pug, she... Okay. Ayan, naka-vlog ka? Ha? Di namin malock yung car. Parang there's something wrong sa battery ng remote ng car. Manual na lang. Ay, nagwawangwang yan. Nag-basket ba kayo? Yes. Kayo sa Kenjerom? Yes. Kayo pa nandito sa Kenjerom? Order din kami food. Nag-order kayo? Ano? Indian food. Oh. One whole roast chicken pa siya. Ano muna kayo? Mag-dessert muna kayo. Gigas muna lang sa akin. Or 50 pesos. Meron ka. May gigas pa si Meme. Ito. Na, 100. Nakailang laro kayo? Apat. Yun na yung nag-ano ka kanina? Nag-story ka? Abalo. Ah, sa Abalo pala yun? Abalo. Kitas mo. Si kaya tayo maglakad with Kanet? Sunday daw, sa bahay. Sabi niya. Someday? Yun. Wow! No. Dahil no! Bayo kaya nga siguro nag-apura sila kasi kailangan mo ubos yung budget before sila bigyan ng bago eh. Pwede rin. Pabang nga? Indian. Nakahuy ko lang ng spices eh. Saan tayo magkain dito? Gusto mo lang po ako sa'yo ng date? Wow! Gamon! Ako sa'yo na lang. Ano to? Nag-order sila ng Indian food. To biryani rice. So good. Yum. Kaya na me. Chicken, di ba yung kinaya natin last time? Yung chilies? Yung pizza ng ano, dyan o. Pero yung ano lang, margarita lang. Pero masarap. Saan niya order ba dali? Sa Yubenko? Saan tayo nag-order? Yes, hindi. Ito ano, Yubenko? Yubenko yun. Ano meron ka ba ang branch niya? Diyan lang kami kumakain ng umate, Johnny. Okay, konti lang yun. Ano nga? Kulot, diba? Ano
Saan ka galing? Bahay. Okay, magawa. Kaya pumunta dito. Hindi, nakita namin ito yung kotse ni Kuya Jerome. Oh, dito sa papakanin din kami. Punta tayo. Wala nga magawa. Maaga pa eh. Usually mamaya pa kayo magpunta eh. That was just one fuel cell. Imagine what 10 of them will do. The core of what must wait for Tom. Good morning. It's a sunny, well, semi-sunny Saturday kasi may araw and then at the same time may mga dark clouds na nagfo-form. But yeah, anyways, it's farm day today and dumaan lang kami dito sa JRS kasi may idadrop lang na package yung asawa ko. And then after dadaan lang din kami ng office niya kasi may kukunin din siya doon. And then we're off to the farm. We will be visiting the two farms today. So it's gonna be a long day today. So I have my coffee here with me. Mahulog siya. We are now in the farm and just chilling here sa payag or sa cottage. Andun yung chicken. I mean yung chick. Chick pa siya considered, di ba? Kasi baby chicken pa siya. Tapos after dito, parang may pupuntahan kaming fiesta kasi in-invite si Divi ng ano niya, ng isa sa mga ahente sa office. Ala baby! Wala na ni, maglupad ni, mapilay dyan ni ba? Mapilay dyan ni kung maglipad pababa o gusto magbaba? Ala bor! Ikaw na mag-let go doon, dito lang ako. Saan mo i-let go? Doon sa loob. No? Okay. Wait. Ha? Ah. Hello. Hello. Hello, chickens. Ala, dol con hambre. Me sa ba sira chale comida. Survive, survive. Borbor. Ganito, survive talking. Ah, dili dito mo na yung butang sa sulod. Oh, survive ka, survive. Ay, 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 ba? Borbor. Agatin niya siya, babe. Explore pa siya. Para siyang aso. Solomon! Na-distract ako kay Toto. Hi guys, meet our farm cat. Hi Toto. Hi Toto. 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 May bote ya? May bote. Uy. Just came out from the chicken. Subiki. Yeah. Onde man tustaba? Hmm. Onde man tustaba? Sinta sinta. Tustaba langga. Langga, ande tustaba. Toto, binig. Hala, irido man si si Toto. Sige man ka-pimple, Toto. Langga, ande ta. May irido siya, ano? Parang may pimple. Bye-bye, Toto. Ande kami. Hey, kaugot. Kaugot. Bye-bye. Boboy. Hello. Boboy. 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 Boboy.
yung sabi nila lang at simbahan. Ano ka ba? Tapos na kami mag-ano. Tapos na kami mag-remiesta. Hindi na ako nag-vlog doon kasi ayaw nila may camera. Or ayaw ko itapat sa nila yung camera. Kita na kami ng lapas. Siya doon mataas, oh. Ay. Oh my gosh! We are now at the second farm. And this is going to be our last stop na. After here, uwi na kami. At last. Kasi it has been a very long day, I feel like. And gusto ko nang umuwi kasi ano, sumasakit na yung ulo ko. Kaya hindi na ako bumaba. Si Diwi na lang. And sobrang init din sa labas. Parang hindi Burmans. Parang ano. Parang summer. Anyways, sumasakit yung ulo ko. I think, patapos na ata si Diwi. Bibigay na siya ng sweldo sa tao. So yeah. Woo! Magpatakil pastil, babe. Ha? Pastil. Pastil na. Pwede ka na magpapa. Duman lang kami dito sa La Hermana. Saglit to buy pastil. Andun na si Diwi sa loob. And yeah, I recommend this place for pastil, guys. Kasi sobrang sarap ng pastil nila. Although lumiit na siya compared before, pero understandable kasi nagmahal na din lahat ng mga bilihin ngayon. So, yeah, 3 pesos ata yung isang pastil nila. Pero guys, sobrang sarap. I swear. If you're here sa may Ayala area, I recommend you to pass by this place and get some pastil. Spotted some mana bread sa Sari Sari store. Yay! Here's the pastil. And we bought some halo-halo. Halo-halo from Mon's Grill. Suriana. Bro, guyog dyan ang mesa. Hindi, babe. Kumapal. Kumapal ka. Hindi tama. Kumapal ang ice nila. Baka yun, wala na silang franchise. Baka. Pero andyan pa din yung pangalan, di ba? Hindi mo pwede dalhin ang pangalan unless i-continue mo yung franchise. Mon's Grill, what happened? Medyo nag-iba yung quality ng halo-halo nila, guys. Guys. Yung ice. Ikeda. Umapal yung ice niya. Hindi siya same yung before na manipis masyado. Very fine. Para na siyang ice cream yung ice. Hindi man talaga siya yung sobrang kapal. Pero, syempre, makapal siya than the usual. Sobrang init today. Ang init-init. Parang may bago din sa texture at sa Maalala ko yung kumain tayo doon ng harap. Think ko because of the sugar to. Yung kumain tayo kina Ralph ba sabay? Parang nung naalala ko parang ano man talaga ako noon? Sarap! Parang si ano ba yan siya? O, payat na Adele. Pati may kaong man niya. Lati wala. May kaong natada ko ako. Hindi ako na-satisfy sa halo-halo niya. To be honest. Let's eat the pastil. No. Yang siapa? Con artist ya. No. No. Pepper out. No. No. Yang kita kan masih lama ni. 1,000 plus lah. 1,000 lang yan? Oh, wait. Ami. Hi. Si Mami, conscious kay Chet Kawin.
What do you want? This one? Or Dolduro Gastel? Ano ba yung masarap na onion rings? Sa Brothers ba yun? Ilaw? So we are now home, and I just wanted to show you guys what I got from Uniqlo. I bought some pieces again because nag-sale sila, may mga sale sila, and sale na yung blouse na gusto ko or yung top na gusto ko. I spent 2,752 pesos for 6 items. So, yeah, kasama na yung kay Diwi dito. Dalawa yung kay Diwi dito. So, I got 2 tops, the same, different colors lang. I got this top, white top. And 390 pesos na lang siya. Para siyang, hindi siya airism, pero para siya pang, ano, parang pang workout siya. Pero you can still wear this kahit hindi mag-workout. So, crop, medyo crop top siya. Like, guys. Ayan. Crop top siya na shirt. Ayan. And then I also got it in black. So, eto. Black. So this is nice for work. This top I've been eyeing for so long. Hinihintay ko lang siya mag-sale, and nag-sale na siya for 790 pesos na lang. I think 1490 yata to before. I'm not sure, or 990. Kasi itong top na to, crop top din siya. And then yung kay Diwi naman, got a bag. Ito. Yung very popular bag ng Uniqlo na meron na rin siya Shopee na mas cheaper pa siya. And then yung shirt na brown shirt. I think this is the Uniqlo U. Uniqlo U. This is their crew neck. Itong shade na to. So yun. Those are the things that we got from Uniqlo again. Halos lahat na ng wardrobe namin sa cabinet, Uniqlo. Pwede na kami magbenta ng Uniqlo. Meron pa ako ipakita sa inyo from Shein, kasi I got things from Shein as well. Pero mamaya na, kasi, yeah, nasa baba kasi siya, tinatamad akong kunin. By the way, I am already using the Paul Lash na false lashes. Ito yung style na Pro NO. N04. Di ba hindi natuloy last time? Pardon my skin, guys. May mga dry patches. So, ayan, guys. Very nice. Very natural looking. I like it kasi hindi siya natatamaan sa glasses ko since I'm wearing glasses. And, yeah. Comfortable na siya, guys. Na-figure out ko na paano yung placement sa mata para hindi tumusok sa inner... I mean, hindi tumusok yung edges niya sa mata. So, yeah. Wala nang poking feeling. Comfortable na siya. So, I really like it kasi maganda siya for everyday, and maganda rin siya for, like, if you have events or, yeah. I forgot to tell, maganda rin yung, ano, yung glue niya. As in, kapit na kapit siya. Super nice. So, I highly recommend yung Paul Lash and also the glue. Very nice siya. Guys, I'm in traffic and I'm on my way to pick up Kitty sa Soul Bake. Oh my gosh. Pupunta kami sa bahay ni Kenneth kasi despedida niya. Kasi mag-work na siya sa Manila. So, sad to see Kenneth go and be on his own and explore what life is and discover himself. But I am happy for him and proud of him that he's gonna take this leap of faith, being away from his hometown for the first time. And yeah.
Umiyak, Japet! Uy, Japet! Huwag kang umiyak, Japet!